Good morning! Ayun na nga. This is a wonderful day! Ayun, kumusta sa lahat ng ating mga tagapakinig? Ano? Unnecessary noise, ito ulit, nagbabalik si Akata, kasama ko si Prolet, si Avil, at hello ngayon po. May dadagdag na namang isang taong, ewan ko, pariwara din siguro. Kasi alam ko itong mga pag-uusap dito, mga pariwarang usapan to na hindi talaga pinapakinggan, pero kapag inintindi mo, may katuturan. Yep! Yep! Sino yung kasama natin ngayon? Ako na mag-i-introduce dito eh. Yan. Ito, ang Holorime God. Masama pa daw ang kanyang katawan dahil galing siya sa jogging. Si Mr. Lance Jasper Picacci, a.k.a. Lanzetta, my boy. What's up? Hey, kumusta Lanzetta? Lanzetta pa ba? Lance. Kumusta Lance? Kumusta Lance? Masaya, masaya. Galing jogging. Yeah, pinipilit magbago. Hey. So, palag lang. Sakto pala yung, ano, yung pagdating mo dito kasi kulit nung ano eh, naisip ko para dito sa second episode na itong unnecessary noise eh. Ano to? Nung ano, nung nag-aaral ako ng college tol, matagal na to eh. Second year, first year ko pa lang yata to nabasa na encounter. Aura ito yung, oo, sa aura, sa psychology. Yung DABDA tol, DABDA. Ano ang DABDA? Hindi to drugs ha. Oh shit. Ano to, yung stages of grief, yung parang denial. Aggression, bargaining, mm-hmm. depression, tapos acceptance. Ayun, so, proseso siya. Oo, paano mo i-cope yung mga bagay-bagay, tol. So, sabi ko, parang buong buhay natin, nakita ko siya na parang sa buong pagtakbo, tol. Okay, yung sa buong pagtakbo ng buhay natin, dumadaan na talaga tayo doon na denial tayo na ito yung pagkatao natin. Oo. Dadating yung aggression na magagalit tayo sa kung saan-saan. Yun. Yung bargaining na pagkatapos mong magalit, ikaw yung pinakakawawa. Tapos hey, tatanungin mo na, bakit nangyayari sa akin to? Sabay, bang! Depression begins! Oh my God! Gusto ko lang mawala! And then the acceptance stage na ay, inaaning ko lang sarili ko. Oh. Tapos na yun. Tapos na pala yun. So talagang lahat ng klase ng grief doon dadaan. O talagang yun yung nakikitang pattern. Yun talaga. Pattern yun tuloy, yung pattern. Paulit-ulit na ito yung nangyayari talaga. Ito yung realidad. Oh. So hindi natin matanggap yung realidad na yun. Kaya ongoing tayo ng ganong proseso. Halimbawa, ikaw, ano yung mga tingin mong denial ka pa rin hanggang ngayon? Denial? Napamilyado ko na. Hindi mo matanggap. Hindi. Super ano siya eh. Super komplikado siya eh. Kumbaga, nagagawa mo na siya na gampanan. Pero na bilang bata pa yung maraming pangarap sa buhay. Talaga. Iba pa rin yung tama sa'yo ng, uy, gago, pamilyado na ako. Yun nga. Parang hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin. Hindi sa. Oh, parang may ganun, may part na ganun, pero yung focus mo wala na sa iyo. Yun na yun. Yun parang sayang, meron pa. Sayang. Isipin mo tol. Isipin mo gagi. Yung ganun pa lang na realization mo na meron kang denial stage. Alam mo na agad eh kung ano yung ihilom mo eh. Diba? Mm-hmm. Yung ano yung i-heal mo na sa sarili mo na ito yung ano yun, yung nakikita kong problema sa sarili ko eh. So ngayon dahil ang hirap mo pa siyang i-figure it out, pero alam mo na yun yung sasagutin mo sa dulo ng araw eh. Na, yun totoo, diba? Yun totoo. Paano ka magko-cope dun sa pagiging denial mo na yun? Ikaw Prolet, ano ang mga denial shit mo ngayon? Dine-deny ko na sobrang sipag kong tao. Dahil sobrang tamad kong tao. Gusto kong humilata na lang buong magdamag. Pero dahil ang dami kong gawain, pinipilit akong bumangon para maging masipag. Parang kailangan maging responsible. Ang daming responsibilidad. Wala akong dahilan para magtamad. Fake sipag. Men. Ito yung totoong fake sipag na ginagawa ko. Fake sipag. Kasi kung hindi ako magiging produkto, paano ako ano, alam mo, mabubuhay? Wala eh. Gusto ko lang maging tamad na mabuhay. Pwede ba yun? Yung parang okay pala ito ah, parang o kasi gawain na mayaman yun, di ba? Sa ano kung mayaman lahat, ang ina kaso,
Mahirap tayo. Pero eh. Pero ito nga daw yung eh. Ano eh, kumbaga mga bagay daw kumbaga mas hindi naman kasi natin siya mai-erase talaga yung pagde-deny sa mga bagay, pero ease, yung ma-ease lang yung denial natin sa ibang bagay. 'Di ba yung habits nga daw ni Stephen Covey is number one, maging proactive. Proactive. Kasi pag nasusundan mo lahat ng habits na yun, para maging isang successful na tao, kailangan mo maging proactive. Ngayon, at first, kapag nag-grieve ka, especially, relatable dito yung halimbawa is, nahihirapan ka dahil wala ka yung pagkain ngayon sa bahay. Ngayon yung denial mo, parang, tanga nang yan, walang pera. Oh, syempre, of course, hindi ka katrabaho, oh, 'di ba? So, yun yung denial mo na tanga na, alam mo naman palang walang pera, hindi ka katrabaho, oh, parang ganun. Oh, ayun, mismo. Boy, time job, yes. 'Di ba? So, pero kung proactive ka mag-isip, ma-acknowledge mo ngayon yung denial mo, ang isipin mo, shit, wala kami yung pagkain. Tanga na, kailangan magtrabaho. So, kailangan ko dumiskarte agad. Na action na namapunan yung bagay na yun dahil ano eh, responsibilidad mo yun eh. Walang pagkain, di ba? Kailangan mo yun. Kaya yun. Mismo. Kaya doon, nakita nyo yung dalawang, ano di ba, dalawang perspective sa bagay na yun. Yung tangina, walang makain, pero hindi mo in-acknowledge na wala kang trabaho. Sa tangina, walang makain, kailangan magtrabaho. Oh. Meron kang dalawang perspective na tinitignan. Then again, may ease doon, pero nandun ka pa rin sa stage ng denial. Kaya yung dabda, yun kasi yung proseso na kailangan mong gawin, di ba? Na nandun ka sa denial na tangina, wala kang trabaho, pero pag in-accept mo na, tangina, kailangan ko magtrabaho. Pero, Nix, bigyan natin ng something na kumbaga mapaisip yung mga audience natin na paano nga ba nare-reach yung acceptance na yun? Wala pa eh, hindi ka pa sumasagot eh. Ikaw, ano yung denial mo? Oo nga, iniwasan mo eh. hindi siya iniwasan. Siguro nga dahil nga na-apply ko ngayon yung gano'n, yung pagiging proactive. Hindi ko naiisip ko sa bagay dahil meron akong smoke screen. Yung wala kasi, hindi ako nagdadaan sa grieving ngayon. Ibig sabihin, nasa maganda akong space. So, yung nakaraan ganun, na lang siguro. Siguro sa ang pinaka ma-re-recall ko talaga is yung sa relationship. Yung kumbaga, yung denial ko doon is may mga bagay din na nagkulang ako. Hindi lang to sa jowa ko. Sa relationships ko din sa mga kaibigan ko. Kasi nga, yung iba akong kaibigan, nagtatampo dahil nga hindi ko sila nakakasama, meron akong responsibilities. Pero yung denial ko na yun nga, na parang pag ako naman yung nangangailangan, tapos kailangan ko yung support nila, then magtatampo ako na, bakit wala kayo dito sa oras na to na nawawala ako? So parang doon nang galing yung denial ko. But then again, of course, yun yung sinasabi ko, naging proactive naman ang perspective ko sa bagay-bagay. Nag-ease naman yung ano niya, yung pagtingin ko doon sa bagay na yun. Then again, parang doon lang naman ang galing yung denial ko before. May shield ka. Correct. Yun yung magandang nangyari kasi nakita mo na kaagad eh. Yun yung maganda kapag oh, kasi yun lang yung unang proseso eh, 'di ba? Hindi naman nilagay yung denial sa una para mapunta ka sa acceptance eh. 'Di ba? So, yun kapag nakita mo na yung dinedenay mo, alam mo na yung gagawa mo ng solusyon. Pero yun. Minsan kapag sobrang nakaproseso ka dun sa lungkot ng dala nung dinedenay mo, mapupunta ka sa galit, tol, 'di ba? Sabi sa iyo, ang lungkot pag tinulog mo bukas galit na. Nang galit. Aggression. Aggression, di ba? Sadness and madness. Oo, mapupunta. Magagalit. I'm sad and mad. Saan mo na i-apply ngayon? Yung galit mo sa sarili mo na, ba't kasi wala akong ganito? Sisisi mo na sa iba, di ba? Minsan, kunyari ako. Tanginang yayaman nila kuya. Demon lang nila ako tulungan. Bakit yung kaibigan niya nabibilan niya ng $20,000? Ay, hindi, 20,000 peso na isang meal. Bakit ako yung mic magkano lang? Hindi. Tapos hanggang sa nakita mo na yung taong yun, dumaan din doon. Tapos hindi rin napunan ng kung sino man yung sinasandalan nila nung panahon na yun. Tapos gumawa ng paraan. Tapos ikaw, umaasa ka lang din sa gumagawa ng paraan, tol. May kita mo, ay may pangarap din pala sila. Yun na, bigla mong susunod. Tanginasi. Diba? Ba't di kasi ako dumiskarte, di ba? Pagkatapos mong magalit, tol. Rap ng rap, bisyo ng bisyo. Anong pupuntahan nun? Pagkatapos mong magalit, maiintindihan mo yung galit mo. Di ba? Parang, ba't pa ako nagalit? Pag natanong mo na yun, ba't ako nagagalit? Diba? Puputok ka muna. Ba't ako Big bang muna bago. San ba ako naaning? San ba ako nagpadala, di ba? So,
pag nakita mo na yung punto nung naaning ka, papuntaan na sa bargaining. Bakit naman ayan, kasi ayan, ganito ayan. Yung mga nangyari sa paano akin, yung bargaining diba? Yan? Paano yung bargaining? Diba? Parang, yun nga, yung parang tinatanong mo na sa dami ng tao, bakit ako pa, di ba? Bakit, ba't sa akin pa pwedeng mangyari yung bagay na yun? Dito pumapasok yung God, nandiyan ka ba God? Ayan, ano pumapasok na parang ano ba naman yan, di ba? Maghanap ka na ng ibang sisisini, tapos ka na magalit, napagod ka na magalit. Sawa ka na malungkot. Oo, oh, yung pagsisisi mo ngayon, nasa sarili mo na, na hindi mo na alam yung gagawin mo eh. So ngayon, pagkatapos mo matanong sa'yo yung mga bagay-bagay na yun, hindi ka na naman ulit magpa-function. Nandito ka na ngayon sa depression. Ayan, ayan. Na parang, oh my God. Parang namin mo muna yung kalungkutan. Wala ka ng ganan, hindi mo na maisip kung para saan lahat ng ginagawa mo. Yung tipong ayaw mo na siyang gawin, gusto mo na lang magpahinga. Kasi hindi mo na alam, hindi mo na kilala yung sarili mo eh. Okay. Sa pagkawala nun, sa simula nung dineny mo kung ano ka, nagalit ka, nag-bargain ka. Tapos na-realize mo kung paano mo niloloko sarili mo. So ayun na yung depression. So ngayon, ito yung pinakamagandang parte, di ba? Dahil nandito nga tayo sa unnecessary noise. Yung mga yun, pinaliwanag lang natin ng sobrang bilis para lang mapunta sa acceptance. Yung dulo, yung A, natanggap mo na na ikaw yun, na ikaw yung may mali, ikaw yung may gagawin para umayos ka, ikaw yung nag-react lang sa kung ano yung nangyari sa labas mo, di ba? Hindi ka naninisi ng kahit sino, wala kang sinisising nakaraan o kung sino man sa hinaharap, wala kang sinisising lahat iba. Lahat ng yun ay nanggaling sa loob mo. Ikaw yung nagbigay nun. Ikaw yung nagbigay nun. Ba, di ba? Parang congratulations pag acceptance na yun. Oh, yun na yung may mga nakawala Trump. Ka sa, ano, nakawala ka sa nakakatakot na space na yun. Mismo. Just avoid. Yung parang ganun mo lang siya kadaling ile-let go. Pero ang hirap nun. Ang hirap mag-let go. Kaya kailangan talaga dumaan dun sa process na yun. Kasi, kunyari, nangyari sa'yo to. Dumating tong na-disappoint ka sa kung anumang hinahangad mo, di ba? Hindi mo agad ma-accept yun eh, matagal pa eh. Kahit na lokohin mo yung sarili mo, hindi, okay lang yun. Mabubuo yun pag pinalampas mo yun, na okay lang yun. Tapos tinatabla mo siya sa isipan mo. Pag dumating na yung mga sumunod pang manggaganon sa'yo, o ganong resulta, yun na yung mas malaking kalaban to. Mas malaking aning na naman. Mas malaking aning. Pero totoo yun, hindi madaling proseso yung dabda. Kasi nga, lalo pag, ayan, i-relate natin sa unang EP, pag namatayan ka. Kasi ang hirap nung, nandun din dumadaan yung regrets, yung mga bagay na hindi mo nagawa, yung mga bagay na hindi mo nasabi dun sa tao na namatay, or yung mga bagay na hindi nyo naayos dun sa relationship ninyo, dahil nga di na existent yung tao. Mas mahirap yung process ng denial na yun na, tangin, ang dami kong hindi nagawa na nung kasama ko yung taong to bago ka dumating doon sa acceptance at makamove on. So, ayun, ang daming, ayun nga, hindi siya madaling proseso, yes, i-acknowledge natin, hindi siya madaling proseso, pero isang magandang bagay yun na dapat i-remind mo yung sarili mo upang mas madaanan mo yung buhay ng maayos na ay proseso lahat to. Hindi naman siya acceptance kaagad eh. Kaya nga siya ginawang dabda, in-acknowledge siya isang proseso dahil dadaanan mo talaga yun. Kaya nga, yung mga tao minsan nagco-coping sila, di ba? Kaya nga may tinatawag na coping mechanism. Ang coping mechanism, ito yung mga bagay na ginagamit natin para makawala doon sa pinagdaraanan natin as of the moment. Ito ay pwedeng maging positive or negative. Bisyo, alak, yan, coping mechanism yan. Or maglibang sa ibang bagay. So, yun din ay isang parte din nung pag para makaabot ka doon sa acceptance. Yun naman yung mga ways kung paano mo ma-achieve yung acceptance sa gusto mo. So, ang pinakamagandang segue dyan ay, nung times ba na ito, dito tayo, balik tayo dun sa bargaining ah. Okay. Nung times ba na naranasan niyo yung stage na to, yung nag-grieve kayo, naranasan niyo mag-blame game? Oo naman. Diba? Lahat sinisi ko na eh. Wala na akong masisi, inungkat ko pa yung issue ni mama eh, di ba? Hindi mo lang ako, sana napagtapos ako. Uy, binigyan ka ng ulam kanina niyan, ba't mo sinisigawan ng hapon? Di ba, sa totoo lang, di ba? Kung ano-anong sinasabi mo, di ba? Pero kung iisipin mo, araw-araw, humihirik kang 50, putang ina mo.
Hanggang ngayon pinabalamon ko pa rin. Di ba, hindi man ano, hindi man diretsong ano, pero andun ka pa rin eh, di ba? Blame game na eh. Kung si Papa, kundi lang ano yan, iotero, di ba? Sana buo pa yung pamilya. Tapos ngayon, tinitigan mo yung pamilya mo. Di ko gagawin sa inyo yan. CC gaming din ako noon, nung talagang panahon pa ng Nico bago mag-akata. Actually, nung akata, marami ng realization eh. Kaso hindi pa ako totally nakakalis na nandun pa rin ako sa blaming game na andun yung pagsisi ko sa tatay ko na iniwan niya kami, nag-away sila nanay ko, tapos yung pamilya ko di masyado nag-uusap. And at the end of the day, ilang beses ko nang pinipigure out kung paano i-coconnect yung ganun. Pero kahit anong pagsabi ko sa kanila, wala eh. Hindi ako, ako connected dahil parang lahat kami disconnected sa isa't isa. So doon ko natutunan na wala, ikaw lang talaga yung isang factor nga din yung environment mo. Kung nandun ka sa environment na hindi healthy, talagang mahirap mag-move dun sa stage. Actually, kahit saan naman, kahit hindi nga sa pag-grieve eh, kahit nandun ka sa, kaya nga may tinatawag tayong circle of friends. Mamili ka ng mga friends mo na makakatulong sa'yo na sa growth mo, yung hindi ka hinihinder. Huwag ka magstay sa isang spot lang ng kasama yun, paulit-ulit na ano, ito yung problema, yun ulit si ano, di ba? Sila. Ako, ang dami kong circle of friends eh. Alam ni Nico yan, nakilala niya lahat eh. Kanyari, sa araw na to, gusto ko malungkot ako. Ito sasamaan, yakan tayo dito. Susunod na araw, gusto ko, ano tayo? Talagang lutang, hindi. Sasamahan ko na si Nico, di ba? Yan na, lutang. Ang ego boost na, yun na. Pupunta naman ako ngayon sa mga high school friends, di ba? Celebrate, ubusin ulit yung energy na chin. Susulitin yung high school stardom. I-shinare ko na ano. Itigil mo na yan, bomb ka na ngayon. Dahil na, legit yun, man. Kasi, ang hirap din eh. Hindi ka, maghahanap ka na lang ng mga memories mong kakapitan na maganda. Oo. At yun na lang yung babalik-balikan mo dahil wala ka nang makitang maganda sa ano eh. Sa parte ng nagbabargain ka na, di ba? Wala ka pa sa acceptance. Lahat ng magagandang ano eh, pass mo na memory, yun na lang kakapitan mo. At ang masama dun, masyado mo nang hinuka yung pass na hindi na nag-e-exist ngayon. Tapos gumagawa ka na delusion na ganun pa rin. Iniisip mo lang na ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Actually, gusto ko rin nga ipasok kasi nabasa namin yung message ni Mayan kanina. Oo nga pala, si Mayan. Hello Mayan, kung nakikinig ka, mahal ka namin. Mismo Mayan, mahalaga ka. Na-appreciate namin yung letter na pinasa mo, yung tungkol sa pag-grief mo, yung pag-hold mo dun sa nakaraan na nangyari na nagkaroon ng sakit yung tatay mo. May gusto ako i-comment dun, Nix. Kasi nga, di ba, usually talagang in-expect ko is mga tao na naliligaw pa tapos mag-ask ng question. Pero ang gusto ko i-comment dun sa part niya, sabi niya dun sa bandang dulo na paragraph niya nga is unti-unti niya nga na nare-realize kung ano yung gusto niya. Oh. And that's the acceptance dun sa part na yun, Mayan. Parang buti, nagkaroon ka ng shift, nagkaroon ka ng mood shift mo doon sa, kasi nagkaroon ka ng 3 years na tenga, di ba? So, maganda lang na, ano, ina-acknowledge ko yun. Talagang mahirap din kasi yung sa part na yun na dumaan ka doon sa pag-grieve mo nung sa father mo, and then maraming dumaan na circumstances. It happens, that's life. Life's a bitch talaga, di ba? So, ayun, mahalaga ka. Ituloy mo lang kung saan mo napupuso ang pumunta. Then, you will be successful in life. Lagi yan. Yeah, salamat sa'yo, Avil. Life coach. Salamat din, Mayan. At yun nga, nasabi na ni Avil yung mga gusto kong sabihin. Pero napakasaya ko na may isang tulad mo na, alam mo yun, yung ako ginagawa lang to para lang, ano, makatago sa bawat araw. Na yun kasi yung tinitignan ko na lang din eh. Hindi na para habulin yung kayamanan. Gusto ko na lang ipasa yung salita na tingin ko malaki yung magiging epekto sa buhay ng tao na makakarinig. Na gusto ko na lang maging totoo na hindi ko na kailangan magpanggap na ay ito, kaya kong bumili ng mga ganitong bagay. Hindi naman yun yung buhay na gusto ko rin eh. Kasi galing na ako sa ganung buhay na ang laki ng bahay namin, ang daming pagkain. Yun. Pero pucha, walang pagmamahal sa loob eh. Di ba? So, hirap yun. Yun yung gusto kong i-share kasi doon ako nang galing at ayoko nang may mapunta pang pamilya doon. Oo. So
kung nararamdaman mo na, nararanasan mo na rin alamin yung mga bagay na yon, na nakikita mo na kung ba't nagkakaganon, nakikita mo na yung paulit-ulit na pattern, maglakas ng loob ka na kausapin yung mga taong yon at sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo para sa kanila. Huwag kang matakot sa judgment kasi ikaw lang din ang magdadala ng kung sino kayo. Huwag kang matakot mag-I love you. Yep. Tama. That's number yan. Pero hindi porke sinabing maglakas loob ka na sabihin lahat, eh magbe-blame game ka na at mag-bargaining ka na. Hindi yun yun. Acceptance. Tanggap mo sila. Kaya mo sila kinausap. Sila. Love mo sila. Kaya isipin mo muna kung hindi naman actually ito yung sinasabi nila. Pag sinabi nila lang isipin mo muna kung ano yung sasabihin mo, hindi ito ibig sabihin na magiging kumbaga nagiging sugar coated ka. Kumbaga ano lang to, magiging selective ka nung dapat mong sabihin para mas magandang delivery sa tao, hindi yung maging effective yung ano niya. Gusto yung straight and Correct. Para mas magkaroon kayo ng mas maayos na relationship. Yes. Nice. Ano na? Tapos na tayo sa... Matagal pa. Eh, ikaw, prolet, ang tagal mo na wala, may tatanong kami sa'yo. Yes, ano yun, yes. Meron ka bang sinisisi pa sa buhay mo ngayon? Wala eh. Walang kailangan sisihin eh. Kumbaga ako, madali ako magpatawad. Pero nga, yung huli mong sinisi siguro. Yung huli sobrang sinisi, galit mo lang. Aso-aso na mga sinisi. Parang, ikaw to ah. Parang, alam ko kung sinong aso eh. Ganun lagi. Ayaw mo lang. Pero tao, wala. Hindi ko kaya sisihin ng tao. Okay, parang, parang kung sa, kunwari, kahit ako yung sinisisi ng isang taong yun, parang hindi ko rin siya masisisi. Ba't niya okay, sinisisi. Nice. Ito. Hindi mo ba sinisisi ang gobyerno natin? Yun na siguro yung mga taong hindi ko kilala. Yun yung mga taong hindi ko kilala. Kaya ako nagsisisi sa kanila. Parang, alam naman din natin. Parang ganun. Pero yun nga lang, mahirap sa atin naman muna. Ganyan. Dahil isipin ng mga kapwa natin. Parang, uy, bakit ka ano, rebelde? O, bakit ka ano, terrorista? Parang, dapat masunurin. Bakit, tol? Hindi nga rin sila masunurin, eh, di ba? Tangina tayo pa kaya. Tangina, okay, tingala, sumatawat! No! Hey, don't do that. Joke lang. Makabayan ako, love ko yung Amerika. Ang ganda ng pamamalakad nila. Men, buti na lang nalahian ako ng Chino. Ang hirap ba maging purong Pilipino? Di ba dapat proud ka na mahirap bansa mo? Mayaman yung bansa natin, nasa maling kamay lang yung Let's go! Denial! Sabi sa inyo, unnecessary noise! Bargaining! Acceptance! Sumunod na lang tayo! Tanggapin na lang natin na ganito ang ating bansa at gawin natin ang lahat para mabago ang buhay natin! Oh yeah, that's nice! alam mo kasi, man, ako hindi naman sa ano, di ba? Parang, wala na rin talaga akong magawa. Kailangan ko nang dumiskarte, magtrabaho. Parang, let's go na. Di ba? Ang hirap to. Ang hirap eh. Kung... May inflation rate pa. Oh, di ba? Tangina to. Sheesh! Ay, sasabihin ng mga nakikinig, wala naman kayo alam dyan. Gago, nagbabayad din kami. Kung tingin nyo, pag may nagpa-picture, libre na yung grocery. Ay! Grabe talagang mga... May nagpa-picture sa kanyo. Di ba, napanood nyo sa YouTube? Prinsipe na, tangina. Nakikita nyo lang, pantaas namin ng babadoy ng pantalon namin. Butas pa yung boxer. Totoo yun! Natoy mo na lumaban na butas yung boxer, di ba? Ako, natoy ko na yun, tangina yan. Let's go! Nag-perform na, may ano, labit yung bed look. Sundin kasi laki mo na lang yung butas. Passion mo kahit di ka umasenso. Full-time artist! Oo, men, uuwi ka, nagbibilang anong barya kung aabot yung pamasahe mo. Nag-tour ka pa sa Pilipinas, pag uwi mo, labada lang dala mo. Ano pa sa lubong mo? Labada? Bumili na rin ang Downy. Kawawa yung mga babae, tol, sa totoo lang. Di ba? Siyempre, yung pamilya mo ngayon, magkakaaningan. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Oh. Mawawala ka ilang araw dito. Pag uwi mo, wala kang dalang pagkain. Oh. Hirap nun, sakit tol. Sakit nun, men. Tapos, hindi mo naman makwento sa kanya, nag-mosh pit sila sa verse ko.
Moshpit lahat ng tao, okay lang yun kasi. Dami nga nagpa-picture eh. Okay lang yun, ano, nakabawi naman ako sa pagkain. Sabi mo. Ginaslight yung sabi sarili. Sabi mo, ano? Social currency. Kasi ano yung nasiraan yung sasakyan, yung TF ko talaga, pinampamasahe ko na lang. Gawa ganun ka pang mga ano, senaryo. Mas mahal pa magrenta ng clown. Grabe, grabe. Ginanong ka ng asawa mo, no? Men, nakakalungkot yung ganun, kukinang ina. Meron talaga yung, ay gustong-gusto ko ikwento yung isang event. Malayo, hindi ko na ikikwento kung sino, basta kami ni Nico, malayong event yon. Tapos nung pagtapos ng event to, okay na ba sa inyo? 2,000, 2 na kayo. Puki ng ina, nag-malfunction ako sa harap ng organizer. Kumbaga, meron kang ano, di ba? Meron kang ina-expect na pinakamababa. Talagang dumaon, puki ng ina. Puki, 2 kami. Highway to hell. Okay na. Gusto ko na lang ma-melt yung sa harap nila. Ang iniisip ko na eh. Pag-uwi, meditate na lang tayo. Meron kami ni Nico eh. Isang event din. Sobrang wah! Alam mo yun? Umuwi kami, tol. Simula pagkasakay ng sasakyan hanggang pagka-uwi. Kasilan sa loob. Nagwawala lang kami sa kotse, tol. Denial. Ay, hindi. Acceptance. With aggression. Kasi ang popo natin. Kasi. Nang inagahamon na naman, mag-battle na lang tayo. Tite. Sobrang aning na lang utang. Mag-battle na lang. Para meron tayong 50,000. Bobo! Tapos, para lang malabas yung mga hinanaing sa mga event organizers. Isipin mo, umabot tayo sa ganun. Ito si Avery. Isa rin yun eh. Kumbaga, isa sa realization ko, denial na po, may IDI ako ang grupo, di ba? Hmm. Tapos sila, tol, nagawan ko sila ng presyo, tol, na tagli-5,000 kada gig. Alam mo yun, tapos ako, babayaran ako sa sobrang layo. Pag-uwi na, 3,000. Parang gusto ko na lang humarap sa kanila. Ganto yung leader. Pero totoo lahat yun, lahat ng dinidiscuss nila ganyan, kahirap yung artist life. Kaya, ayun, pay your artists. Pay your artists. Tama. Hindi, tama. I mean, ano naman yan eh. I mean, service na nga yung ginagawa minsan eh. Pero yung tangin na yuyukuran po yung worth mo na tangin na ibababa ka pa doon sa presyo na dapat para sa'yo. Sana sinabi libre na lang. Ayun, matatanggap ko. Oo, at least may acceptance. Ayun talaga, di ba? Kumbaga, yung decision mo doon, acceptance na agad. Ay, libre. Sige, go ako dyan. Kesa yung naghahangad ka na, TF niya dito, 7,000, ano wala eh. Tapos, pagdating dun, nakita niyo naman, walang tao eh, patay! Gumuguho yung artist na ikaw sa loob mo, parang, Hindi, mali. Anon rin, yung experience. Yung ano naman, yung nangyari naman sa atin na ganun, tinake ko siya as learning experience na parang, bago ka. Harsh talaga, tol, harsh. Oo, bago tayo pumunta sa gig, may down payment, may kontrata, may hindi na verbal, tigilan nyo na yung ganun. Kasi hindi na-exploit yung artist kasi eh. Pwede mong pagyabang eh, dami naming gig. Wala ka naman pagmalaki sa mga gig natin na pinunta. Nahihiya ka sa ibang tao, pero di ka nahihiya sa pamilya mo. Diba? May mga inuuwian din yung mga artist na yun eh. Hindi naman siya ayan, nakikita nyo si Nico, di ba, nag-viral siya. Hindi naman siya, tangina, living with the Mercedes-Benz ngayon eh. Tangina, nag-commute pa nga to si Nico ngayon eh. Di ba? Yun yung mismo. Mga bagay na hindi nakikita behind the camera na dapat i-acknowledge nyo. Kaya sa lahat ng producers, audience naman dyan, tangina, organize your events, man. ano pa, pasok ads? Kaya kung gusto nyo magpa-promote, diretso nyo lang sa email ni Akata mamaya. Papanggitin niya. Ano ang email ni ng Unnecessary Noise? Ang email na probably ilalagay ko rin to dun sa may description. Ang email po ng Unnecessary Noise are unnecessarynoisebyakatashow@gmail.com. Ayun, doon namin na-receive ang pwede rin kayo mag-send ng mga letters, mga questions na pwede namin i-tackle dito as topics. And of course, mga promotions na gusto nyo na i-send dito, of course, with a price, tayo na. Diba?
with a price. Dahil ito ang dapat nating malaman na sa dulo ng araw, walang presyo ang katapatan. Kaya ngayon, ituro natin sa bawat daanan na huwag pangalanan pagka hindi nabayaran. Unknown kayo. Unknown kayo. Unknown. Ang last ni Lance, alam niyo kung bakit sa dinamit, sa ano eh, ang dami nagsasabi, ba't kasama mo si Lance? Eh, sobrang pariwara na niya. Sabi ko, gago, pag naayos yan, malakas yan. Ikaw pala si ano, no? I can fix him. Hindi, pero gago, totoo yun. Nakikita ko kasi na tangina may diamante ito sa lobby. Hindi pa lang yun nagagamit talaga ng malakas eh. Grabe, yung buhay na puno ng aning mahirap. Oo. Pero nasa proseso tayo. Ng pagtanggap. Tanggap. May tatanggapin ka, tapos may tatanggapin ka pa sa pagtanggap ng pagtanggap ng pagtanggap. Hanggang sa malaman mo na, dapat tinanggap ko na pala itong lahat na puno pa lang. Ayun ang acceptance na marami pang step yun. And accept mo, reasoning, accept ulit na alaman mo, mahabang ano yun. Mahabang diskusyon. Oo, tol. Meron akong ano, gustong i-open up dyan eh. Yung tungkol sa, yun nga, di ba kasi nanonood ako ngayon ng series na DC Legends of Tomorrow, tapos nagta-time travel sila. Dahil hindi lang nila matanggap yung mga bagay-bagay na nangyari na masama. Kailangan gusto nilang baguhin sa nakaraan. Correct. Di ba? So, nakita ko din na wala naman talagang perfectong timeline. Nasa sayo na yan kung saan mo ilalabas yung prime mo. Diba? Kung ikaw maniniwala ka na pagka 30 ka na, tapos na. Eh di wala na talaga, naniwala ka tapos ka na eh. I mean, sinasabi nila, diba? Life starts at 40. Diba? So, dun pa rin. May 10 years pa bago magsimula. Bago pumila kay San Pedro. Well, dapat handa ka na. Kumbaga, pag tumungtong ka ng 40, wala ka na dapat problema kung may pera ka ba sa susunod. Diba? Dapat pag tungtong mo ng 40 na, figure out mo na yung life na gago, kailangan ko na i-secure yung mga susunod kong taon dahil after 40 mahihirapan na ako mag-work, bagsak na katawan ko, hindi na katulad ng pagkabata ko na kaya ko pang palagan lahat. Di ba? Ngayon, pag 40, wala ka pa rin. Ay, naku, tigil mo na yan. Gago, nakakaanin yun. Wala, hindi naman. Wala namang pinipiling ito. Ako iniisip ko kapag talagang wala akong pera, di dumating lahat, yung kayamanan, yung luhod, di dumating. Men, ready akong ano, maging ermitanyo sa isla. Doon lang ako kapayapaan yun. Araw-araw lang ako nagdadagat tsaka smoke. Diba? Tas makulit yung mga turista pupunta sa akin, kakausapin ako, bibigyan ako pagkain. Walang pera, pagkain, bisyo. Wala, part 6 pa pala yun. Yun na yung ano, changes. Tinanggap mo na. Acceptance. Dito na ako, ermitanyo na ako. Layo kayo sa akin. Takot ako bata. Kain kita. Kung gusto niyo ako makausap, bigyan niyo ako pagkain. Chicken joy. Ayoko buko, ayoko akyat puno. Di ba? Hirap na, no? Nandadakot ng isda, hindi na namamana. Sabay kain agad. Inihian lang. Ano, paano ka nabubuhay dito? Pulot pala ka, sabay na nga. Na pala kasama mo pala yun sa acceptance and changes pa pala. Ano? Bumalik ka sa pagiging tao, tol. Wala lahat, walang syudad-syudad. Anong gobyerno? Acceptance nga eh. Maganda nga yung napag-usapan natin, Nix, yung ano, yung pag ikaw naging pangulo. Anong gagawin? Gagawa ko. Hindi, ano pala, governor pa lang. Gagawa ka ng isla na. Doon lang yung mga bobong tao. Pero kumpleto yung gamit nila doon. Kumbaga, mabubuhay. May sistema lang. Hindi, masama yun. Huwag yun nga. Gago, nandun din tayo. May ka-system ka. Nandun din tayo. Gago, kasama tayo. Isolated na nga wala, tayo ngayon. Pilipino gago, tayo. Gago, hindi tayo matalino. Walang matalino ang tao. Kumbaga yung ano mo talaga, yung mga... And the, ano na yun, offensive. Let's go! Change mga it! Mangmang talaga. Yun talagang di kayang mag-survive kapag ano,
tinanggalan ng kainan. Oh, pag walang wifi nababaliw. Ay, pucha. Hindi, dadalin na dun. Kasama ako dun. Hindi, kasi bibigyan ka ng wifi. Andito pa rin, nag-exist pa rin yung wifi. Pero alam mo yun, yung mga addict na talaga na pag isang araw pa lang, di na nakahawak ng cellphone na ano na, nakikiliti na yung puwet. Ako nga, tuwang-tuwa ako pag nagbabrownout eh, pag walang social media. Isipin mo ah, putok-putok daw akat ah, pero gagawin lang, akong ginagawa lang, kumikita yung page, kumikita yung YouTube. Ang ginagawa mo, ayoko nga yan eh, hindi, pag napapansin nga ako na, aning ako. Nakakaaning din eh. Yung tipong, eh, katulad ng pag may ginagawa ka, may nakatitig sa'yo. Isa pa lang yun, kaya ka ng aningin, kaya ka ng sirain yung ano mo, yung gusto mong gawin dahil lang sa may nakafocus sa yung isang tao. Paano pa pag nakafocus sa yung lahat ng tao? Ano, alam mo yun? Alam mo sa sarili mo tinitignan anong lahat. Mind boggling. Nung napansin ko kasi boggling mind. Nung bata pa ako, ganun yung parang bata pa ako sa bahay ng lola ko. Ako na yung pinakamakulit na bata ko, yung pinakabibo, yung pag may Christmas party, talagang sumasayaw ako buong araw. Oo, tol. Tapos sa akin lahat ng mata, tapos lumaki akong ganun pa rin. Tapos parang ngayon, ayoko na siya, pero ngayon naman nangyayari. Kailangan. Parang, ang tinitingnan ko na lang, may, siguro may mas malaking calling na gawin ko pa rin siya kahit, alam mo yun, na may damage na sa sarili mo. Adapt to changes, di ba? Adaptation. Yung pala ang pang-anim. Oo. Magkakapatid. May tanong ako, Nix, ito, ano to eh, para maipasok natin sa DAPDA ulit. Kasi, of course, ako, magka-23 pa lang ako ngayon. Yes. Tsaka marami akong mga peers na hindi katulad ko mag-isip. And na-acknowledge naman yun. Most of the time, kapag nagkakaroon sila ng pag-grieve, sa tingin mo, ano kaya yung magandang option, healthy option pag nagko-cope sila habang nag-grieve sila. Ayan. Bilang artist, ano ko eh, turn your pain into art. Ano ulit? Turn your? Pain into art. Ooh. But what if the pain, ano, kaya ka nang i-distract, hindi ka nakamakap, yung pinapatay ka na talaga ng yung ano sagad na, tipong mo. If the picture paints a thousand. Imbis ang magawa mo dun, ano na. Oh. Magandang coping mechanism. Oh. Healthy coping mechanism. Ito. Meron ako. Ay. Ano yung tanong ko. Yung tanong ko, ano yun niya? Yung kumbaga, may ibibigay niyo na suggestion, courteous advice, kumbaga, na coping mechanism ng mga taong to para at least hindi lumala yung stage nila ng pag-grieve. Kasi may ganun eh. Instead na paakit ka na dun sa acceptance, magdi-deep down ka pa into what we call depression. Di ba? Instead na makaangat ka na dun, makapag-take off ka na, ano talaga yung suggestion na pwede mo maibigay? Ako pinaka nagagawa ko sa ganun ah. Pag sa family namin may mga nadededs, ako yung parang ano eh, nagiging taga-kausap ng lahat eh. Iyon yung ano mo? Oo. Ang ginagawa ko sa kanila, ah, okay. Pinapakwento ko yung pinaka parang matanggap mo, nila, mas madaling matanggap. Oo, naalalaanin mo yung mga buhay pa siya. Ah. Yung hindi na siya yun. Hindi, para sa'yo rin. Oo. Yung effect sa'yo na pagkwento nila yung mga experience nila sa tao na matay. Nagpa-flashback sa'yo na mas madali yung healing process mo kumpara sa, alam mo yun, na wala kang ginawang ganun. Ako meron ako pang-kontra. Ano, healthy coping mechanism. Yung pag-exercise, pag-workout. Oh, yun, maganda yun. Yun yung pinaka mainam siguro kasi accessible siya, pwede mong gawin ng free, tumakbo ka sa umaga, mag-running shoes ka lang, mag-push up ka sa bahay. Iba rin kasi nagagawa ng walang langis na katawan, yung katawan din na langisan, alam mo yun. At saka kailangan din kasi na maging active. Ginawa kasi yung katawan ng tao na maging active. So, kaya nga diba nung dumaan yung pandemic, parang mas naging downers lahat ng mga tao, wala kasi sila magawa, nakukulong sila sa bahay. So then again, yes, tamang suggestion kasi exercise, kapag nag-exercise ka, nagiging active ka. Actually nga, minsan pwede ka pang gumising ng umaga, tapos kalimbawa kung may trabaho ka, di maglakad ka muna papunta sa work mo. It keeps your mind functioning, nakikita mo yung appreciation sa life, nakikita mo yung mga nadadaanan mo na wow, ang sarap palang mabuhay, ganun. Yun yung nangyari sa akin. Nare-release mo sa loob ng gym yung gigil mo. Hindi mo malabas na inis, di ba? Doon mo na ibibitaw.
One, two, punch! Gaganon lang si coach. Ikaw naman, todo bigay ka. Itong kaliwang tatama sa pad, para to sa katamaran ko buong habong, bang! Galit ka. Susunod, tangina kasi ang ingay ng aso, bang! Men, sunod-sunod yun yung nagagawa ng ano eh. Nadidistract ka sa mga overthinking na scenario. Diba? Ikaw, Nix, ano pa yung sa'yo? Yun, sa pag-exercise, oo, totoo yun. Kailangan mong mag-develop ng endorphins kapag malungkot ka. Oo. So, ayun, isa pa sa ano talaga para sa akin is communication. Mismo. Mag-communicate ka, makipag-usap ka sa tungkol sa pinagdadaanan mo. Na hindi mo siya kailangan dalhin ng mag-isa. Andiyan yung mga kasama mo nagluluksa, may pagkwentuhan ka sa kanila. Sabi mo yung mga bagay na gusto mong sabihin at huwag kang mahiya dahil okay lang naman talaga yun dahil nagluluksa ka. At yun kung, nga, kung wala ka naman makausap, kung hindi ka sanay makipag-usap, pwede kang mag-journal, sulatan mo yung sarili mo, basahin mo. Pero kung ikaw naman yung medium at ikaw yung tao na as of the moment ay tinakbuhan nung taong nangangailangan nung presence mo or nung ano mo, nung advice mo at nakita talaga nila na mapagkakatiwalaan ko tong taong to para makapag-vent out, then again, yun nga, balik tayo dun sa lagi namin sinasabi ni Nico na makinig ka lang, then i-acknowledge mo lang yung tao na valid yung sinasabi nila. Kasi nga, tangin ang hindi naman nakakatulong lagi yung magkulang ka sa dasal, tangin ang kulang ka sa Diyos, hindi ka nag-church. Hindi naman totoo yun eh. It's a mental problem. Kaya kailangan mo lang minsan makinig doon sa tao dahil nararamdaman na nga nila na walang nakikinig sa kanila. Tapos sasabihin mo pa na magdasal ka lang kay God. Yun na nga eh. Iisipin nila na walang sumasagot doon sa prayers. Nandun na sila sa sa hopelessness. Ikaw ngayon yung magbibigay ng hope na yun sa tao ngayon kasi ikaw yung existing eh. Ikaw yung being, ikaw yung tao, ikaw yung magbibigay sa kanya ng hope. Kaya minsan doon parang ikaw yung nagiging edge ng bridge minsan ng decision ng mga tao kung mag-a-accept ba sila or bababa na naman sila doon sa depression route. Yun. So makinig lang kayo doon sa mga tao. Yun. Pero meron din talagang times na yung mga nagluluksa ay talagang malakas yung pananampalataya. May na-encounter ako isang ganun na pinsan ko rin. Parang ang gusto niya kapag nandun siya sa ganun troubling situation, mag-grocery. Oo, mag-pray ng rosary. So, magkasama kami nun sa sasakyan. Nag-aayos ng mga ng namatay ko ng lola. Para lang mag-cope siya. Hindi na ako na gano'n. Hindi na ako nagsalita. Gusto niya mag-grocery. Hindi naman ako paladasal. Pero dahil yun yung ginagawa niya, sinamahan ko siya dun. Pero yun naman yung healthy part nga naman ng pagiging religious or yung healthy part ng meron kang faith. Kasi nga, at least na-acknowledge mo yung higher being ni quote-unquote God na at least meron kang meron kang mapagsasabihan nung pag-surrender ng nararamdaman. Ganun lang naman eh. Isusuko mo lang naman yung sarili mo sa katotohanan at tatanggapin mo siya. Yes. So, I think... Yun nga, kailangan na rin nating... I think ito na yung part para mag-promote. Yes. Sige. Hanggang sa muli, mga nakikinig. Promote muna tayo. Oo, magpa-promote tayo. Ayun, ako siguro muna. Sige. Ako muna, tapos si Lanseta. Okay, meron akong bagong palabas na short film kasama si Armando. Abangan nyo. Nakita ko yan. Labas na yung trailer. Ang ganda ng feedback. Nakakatuwa. At ayun, may tour ako ngayong paparating sa Iloilo at sa Aklan itong 26 sa 27. Shoutout kay Aklas at kay Ojo Rebel. Yep. Shoutout po. Yun lang yung mga parating sa akin sa December. Book signing. Yeah. Hi. Pinoy's? Pinoy's. Yun pa rin. No? At ewan ko. Yan. Ito, itong podcast. Ito, abangan nyo to. At, yun. Kay Lanseta naman. Sige, Lance, ikaw na mag-promote ng ating galaw. Gagalawin na. City. Ito na po tayo. Na. Lanseta po. May mga kantang palabas. May mga kantang paloob. Hey. Basta babagsak na lang kung kailan. Tapos December is Sin City Month. Magkita-kita tayo. Buong Olongga po nandun. Buong eksena nandun. Buong
kung sino mang gustong pumunta nandun, lahat welcome. Pabilisan na lang at mabilis mapuno ang lugar. December 16, 2022, Sin City, 300. 300, o alam yun ah. Ay. Segway ano na lang, segway promotion na lang at maraming maraming salamat dito sa 88.7 Good Vibes Radio. Ayan, dito kami nagre-record ngayon ng aming podcast. And maraming maraming salamat kay Proy sa pag-handle din ng technicals, of course kay Lance, kay Nico, tsaka sa you know, sa pagbibigay ng chance na makipagdaldalan dito. And ayun, mag-perform din ako sa Sin City Nights. Abangan niyo ako doon at kailangan ba natin sabihin yung mga artist na pupunta? Oops, hindi daw pwede. Kaya pumunta kayo doon. 300. Ayan na, makikita nyo na ang mga dayo natin galing sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ito, oh, Kalas, tapusin mo na. Ikaw, Prolet, wala bang babatiin? Binabati ko ang aking nanay, tatay, kapatid, si Gio, si Abby, tsaka si Smile. Hahaha, mga aso. Hey, shoutout ko na rin pala yung Aurum. Ayan, Aurum at tsaka Mondrian Aura College. Shoutout sa pamilya ko, mahal ko kayo. Oh, yan. Oh, ikaw, Lance. Shoutout sa mga holo kids. Love you, mga kids. Yung asawa mo, hindi? Love you, babe. Yung pangalawa? Wala pala. Joke lang. Joke lang. Loyal yan si Lance. Ayun! Hanggang sa muli, mga nakikinig ng Ancestral. Yeah. Nakikinig ng Ancestral. Unnecessary noise. Yan. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayo palagi. Love you. Mahalaga ka.